Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Halik ng Taksil, Episode 3. Muling lumabas ang lalaki sa eskinita. Tama ang hinala ni JC. Ang lalaki ay ang boyfriend ni Rochelle at akay na nito ang dalaga sa kamay. Napatingin siya kay Rochelle. Mabilis ang mga hakbang nito dahil sa pahatak na hawak ng boyfriend nito. Nakita rin siya ni Rochelle pero hindi na niya nakita ang mukha nito dahil sinuotan na ito ng helmet ng boyfriend nito. Nilingon pa siya ng dalaga bago ito sumakay ng motorsiklo. Halos mabingi siya sa tunog ng tambutso nang humarurot ang motor ng lalaki. Pinaandar na rin ng binata ang kanyang motor dahil wala na rin siyang ihahatid sa trabaho. Mukhang kaskasero ang boyfriend ni Rochelle dahil hindi na niya ito nasundan. Nilibang na lamang niya ang sarili sa walang direksyong pagbaybay ng kalsada hanggang sa magsawa siya. Nang hindi na niya makaya ang init, ay pumunta siya sa isang mall at saka kumain. At pagkatapos ay nag-shopping ng mga bagong damit. At nang magutom uli, ay kumain na naman siya. Kinabukasan, ay naghanda uli si JC. Isinantabi muna niya ang plano kay Rochelle. Naisip niya na hindi naman patas kung gagawin niya sa iba ang ginawa sa kanya ni Miguel Trisona. Ang mag-agaw ng nobya ng may nobya. Nasa dibdib pa rin niya ang kirot na nilikha ng pag-iwan sa kanya ni Maris. Napag-isip-isip niya na hindi talaga para sa kanya si Maris. Mas mabuti nang nakilala niya ang tunay na kulay ni Maris habang hindi pa sila na ikakasal. Napagpasyahan ng binata na pasyalan uli sa gym ang kaibigang si Lito. Pakiramdam niya ay bumigat ang kanyang timbang sa ilang araw na walang exercise. Katulad ng dati, pinagtawanan lang siya ni Lito nang ikwento ang ginawang pang-aagaw ni Miguel sa kanyang nobya. Mahina ka yata, pre. Mas mahusay si Trisona sa'yo. Kantsaw sa kanya ni Lito. Naaasar na tumayo si JC. Kinuha niya ang boxing gloves at tinungo ang punching bag. Dito niya ay binuhos ang kanyang galit. Nabwisit na naman siya kay Lito. Bigla tuloy niyang naisip si Maris at nabuhay uli ang pinagsamang galit at pagnanasa habang naglalaro sa kanya isip na si Miguel ang kaniig ni Maris at hindi siya. Makalipas ang 2 oras na walang tigil na pagsuntok sa punching bag, ay napagod din at pinagpawisan ang binata. Tumigil na siya at naupo muna. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang kanyang social media. Chinek niya kung naroon pa rin ang litrato nila ni Rochelle na magkahalikan. Inireport na niya ang litrato para tanggalin pero nagulat siya at naging viral pa ito. Lumalabas sa caption na babaero siya. Nangalit ang kanyang mga bagang. Siya pa ang nagtaksil samantalang siya nga ang inagawan ng nobya. Nanggigigil pa rin siya kina Miguel at Maris. Teen rider na nga siya tapos ipinahiya pa siya. Pati si Rochelle ay damay na rin sa kahihiyan. Pauwi na si JC sa kanyang tinitirhan. Tumatakbo na ang kanyang motorsiklo nang may napansin siya sa gilid ng kalsada. Mukhang si Rochelle at ang boyfriend nito ang nakahinto sa gilid ng kalsada. Nalagpasan niya ang mga ito pero nag-U-turn siya. Inisip niya na baka nasiraan ang motor ng boyfriend ni Rochelle at kailangan ng tulong. Subalit, nang paghinto niya ay sabay din ang pagdapo ng sampal ng lalaki sa mukha ni Rochelle. Halos patalon na bumaba sa kanyang motorsiklo si JC. Teka, pare,
bakit mo sinasaktan ng babae? Huwag kang makialam dito. Problema namin to. Singhal ng lalaki kay JC, kasabay ng pagduro nito sa binata. Nakilala ni Rochelle si JC. Sir JC, okay lang po ako. Konting problema lang to. Wika ng dalaga habang sapo-sapo ang pisngi na nasampal. Nagpalipat-lipat ang tingin ng lalaki kina JC at Rochelle. Wari bang kinikilala nito si JC? Kilala mo siya, Rochelle? Siguro siya ang lalaking kahalikan mo. Siya yun ano, ha? Mabalasik at susugod ang lalaki kay JC. Rigor, wag! Pinigilan ni Rochelle ang braso ng kasintahan. Mas ikinagulat ni JC at Rochelle ang sunod na ginawa ni Rigor. Isang sampal uli ang dumapo sa pisngi ni Rochelle. Sa lakas ng sampal ay natumba si Rochelle at nag-iiyak na lamang ito. Tarantado ka! Isang malakas na suntok ang pinadapo ni JC sa sikmura ni Rigor. Babae, sinasaktan mo. Kapal ng mukha mo. Nasapo ni Rigor ang sikmura. Tarantado ka rin. Manda ka sa akin. Dinuro ni Rigor si JC at pagkatapos ay sumakay sa sariling motorsiklo. Pinaharurot palayo ni Rigor ang motorsiklo at iniwanan si Rochelle. Nilapitan ni JC si Rochelle at itinayo ito. Okay ka lang ba? Sinipat niya ang mukha nito. Namumula ang magkabilang mukha ng dalaga. Tumango naman ang humihikbing dalaga. Lagyan mo yan ng ice pagdating ng bahay para hindi mamaga, wika ni JC. Kinuha niya ang extra niyang helmet at iniabot sa dalaga. Halika na, ihatid na kita. Inihatid ni JC si Rochelle sa bahay nito. Hanggang sa kanto lang sana ang nais ng dalaga na ihatid niya pero nagpumilit siya. Pagkakataon na niyang makita ang ibang miyembro ng pamilya ng dalaga. Nagka-interes siya na kilalanin pa si Rochelle. Sinabayan niya ito hanggang sa bahay nito. Cheche, ikaw na ba yan anak? Boses ng isang lalaki ang narinig ni JC mula sa loob ng kwarto. Opo tay, sagot ni Rochelle habang ibinubukas ng maluwag ang pintuan para makapasok si JC. Naupo si JC sa mahabang upuan nang sumenya si Rochelle na maupo muna siya. Sinundan ng tingin ni JC si Rochelle nang dumiretso ang dalaga sa isang maliit na kwarto. Malamang, naroon ang boses lalaki na tumawag sa dalaga. Pinagmasdan ni JC ang maliit na bahay ni na Rochelle. Abot ng kanyang paningin ang buong sulok ng kabahayan. Makitid ito at pahaba. Isang maliit na sala na kasya lang ang isang mahabang upuan. May maliit na divider na may nakapatong na maliit at luma ng TV. At sa kabilang banda ay may pandalawahang mesa at upuan. Maliit din ang kusina at ang banyo ay may tabing na shower curtain. Dalawang maliit na kwarto na sa tansya niya ay kasya lamang ang single bed at isang maliit na cabinet. Kurtina lang din ang pantabing nito. Lumabas si Rochelle mula sa kwarto habang tulak-tulak ang isang wheelchair at nakaupo dito ang isang matandang lalaki. Tumayo si JC at nagbigay galang kasabay ng isang ngiti. Good evening po, wika niya. Tay, si JC po, kaibigan ko. Pakilala ni Rochelle kay JC sa ama. Lumapit si JC para magmano sa matanda, pero hindi siya pinansin nito. Walang reaksyon ang mukha ng matanda. Juan Carlos Ventigo po, sir. Formal na pakilala ni JC sa sarili. Isang matalim na titig lamang ang naging sagot ng matanda sa kanya.
Pasensya ka na, JC. Kailangan na ni tatay magpahinga. Wika ng dalaga. May himig pa umanhin ang tono nito. Gusto sana ng binata na mag-offer ng tulong kay Rochelle kasi nakita niyang himbalido na ang ama nito. Tumango na lamang si JC at nagpaalam na. Sige Rochelle, aalis na ako. Mag-ingat ka na lang. Wika niya dahil namumula pa rin ang pisngi ng dalaga. Patungkol sa boyfriend nito, ang kanyang babala. Tumango naman ang dalaga. Nakita ni JC ang takot at pag-aalala sa mga mata ng dalaga. Kung dati-rati ay galit siya sa dalaga, ngayon ay nahahabag naman siya sa kalagayan nito. Napaisip siya kung bakit ganon ang inasal ng ama nito. Marami sana siyang gustong itanong kay Rochelle. Hindi niya rin nakita ang ina ni Rochelle. Tumalikod na siya at tinungo ang pintuan. Sumunod sa kanyang likuran, ang dalaga. JC, mag-iingat ka kay Rigor. Wika ng dalaga habang nakahawak sa doorknob ng pinto. Kumunot ang noo ni JC, pero tipid siyang lumiti. Ikaw ang dapat mag-ingat, Rochelle. Dahil kung mahal ka niya, ay hindi ka niya pagbubuhatan ng kamay. Wika niya. Pakiusap, JC. Huwag ka nang lumapit sa akin. Ayokong magkabanggaan pa uli kayo ni Rigor. Wika ni Rochelle bago tuluyang isinarado ang pinto. Tumalikod na si JC. Pero habang naglalakad patungo sa pinagparadahan niya ng motorsiklo, ay abala ang isip niya. May kailangan siyang tuklasin sa katauhan ng Rigor na yon. Malakas ang kutob niya na may naiiba sa pagkatao nito. Alam ni JC kung saan siya magsisimula ng imbestigasyon. Nireview niya ang kanyang body camera. Malinaw na nakuhanan ang plate number ng motor ni Rigor. Dito siya magsisimula ng pag-trace ng identity ng lalaki sa rehistro ng motorsiklo nito. Kinabukasan ay nag-abang sa dikalayuan si JC sa lugar ni na Rochelle. Totoo ang kanyang sapantahan. Sinundo si Rochelle ni Rigor. Nakaangkas na naman sa motorsiklo ang dalaga. Pagkatapos sakta ni Rigor, ay napakabilis naman yata ni Rochelle na patawarin ito. Hindi na niya ito sinundan. Iniba na niya ang direksyon ng kanyang motorsiklo. Pupuntahan niya ang kanyang kakilala sa vehicle registry office. Aalamin niya ang tunay na identity ni Rigor. Makalipas ang ilang oras, ay hawak na ni JC ang record ng motorsiklo na minamaniho ni Rigor. Sure kayo, sir? Ito talaga ang may-ari ng plate number na to? Masusing binabasa ni JC ang dokumentong hawak. Yan talaga, sir? Sagot naman ang kausap ni JC. Lumalabas sa dokumento na hindi si Rigor ang may-ari ng plate number ng motorsiklo nito. At ang tunay na may-ari ay may address pa sa malayong probinsya. Nahati sa dalawa ang pagdududa ni JC. Kung binili ba ni Rigor ang motor sa may-ari o gumagamit ito ng peking plate number. Napaisip si JC. Suspendedo siya sa trabaho. Hindi siya maaaring mag-imbestiga nang walang order ng kanyang superior. Isip niya na kailangan niya ng tulong ni General Tomo. Pinuntahan ni JC ang General sa opisina nito. Inihayag niya ang kanyang kailangan. Sir, gusto kong paimbestigahan itong may-ari ng plate number na to. Nakarehistro ito sa isang tao sa ibang probinsya. May duda ako na ang taong gumagamit nito ngayon ay hindi tunay na may-ari ng plate number. Pahayag niya. May nag-file ba ng reklamo tungkol dyan? Tanong ng General. Sir, wala akong hawak na reklamo.
May duda lang ako sa taong may hawak ng motorsiklo, sagot ni JC. I-alarma mo na lang ang grupo ng mga pulis na nasa field checkpoint tungkol sa plate number na yan. Ipa-check mo ang authenticity ng rehistro ng motor at ng taong may hawak niyan, wika ng general. Natigilan si JC. Ang sinasabing grupo ni General Tomo ay ang departamento ni Miguel Trisona. Hindi siya lalapit sa traitor na yon, wika ng isip niya. Hindi masabi ni JC sa general na namumuhi siya kay Miguel Trisona na dati niyang kabadi. Pero wala siyang kapangyarihan na gumawa ng mga hakbang dahil nga suspendido pa siya. Nagpaalam na siya sa general. Pag-iisipan muna niya kung lalapit ba siya kay Trisona. Makalipas ang isang oras ay huminto ang motorsiklo ni JC. Mabilis ang kanyang mga hakbang papasok sa istasyon ng pulis. Si Sergeant Trisona, tanong niya sa on-duty na pulis. Agad na sumaludo kay JC ang pulis sa information. Nasa office niya, sir, sagot ng pulis. Sinaluduhan din ni JC ang pulis. Makailang ulit siyang huminga ng malalim. Kailangan niyang magpakahinahon at pigilan ng galit. Ang nasa isip niya ay si Rochelle. Kung totoo ang kanyang hinala, ay baka sakaling makawala si Rochelle sa mapanakit nitong boyfriend. Kumatok si JC sa nakabukas na pinto. Napilitan siyang sumaludo kay Trisona. Tumayo din si Trisona at sumaludo. Agent Quintigo, ikaw pala. Wika nito. Formal ang mukha ni Miguel at waring nag-aabang sa susunod na hakbang ng kausap. May sadya ako, wika ni JC. Nakatayo pa rin siya sa tapat ng mesa ni Miguel. Nagpakiramdaman ang dalawang lalaki. Si JC ay nakatingin sa mga kamao ni Trisona. Kung sakali man nasuntukin siya nito, ay handa siya at mabilis niyang maiilagan. Ganon din si Miguel. Nakatingin din siya sa kamao ni JC. Hindi na rin siya papayag na dumapo pa uli ang kamao ni JC sa panga niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumenyas ang isang kamay ni Miguel. Pinaupo si JC sa upuan na katapat ng mesa niya. Agent Quintigo, kung tungkol yan kay Maris, sa labas na lang natin pag-usapan, wika ni Trisona. Umupo na rin ito sa kanyang upuan. Ibang kaso ito, Sergeant, sagot ni JC. Inilabas niya ang isang brown envelope. Ano yan? Tanong ni Miguel. Nakatingin ito sa hawak ni JC. May tao akong gustong paimbestigahan sa mga tauhan mo, sagot ni JC, habang inilalabas ang mga dokumento mula sa envelope. Bakit hindi ikaw mag-imbestiga? Tanong uli ni Miguel, pero kinuha niya ang mga dokumento at binasa. Hindi ko jurisdiction ang kalsada, Sergeant. Lalaki itong paiimbestigahan ko. May paniwala ako na nakaw ang motor na ginagamit niya. Kung magagawa mo ito, ay may matutulungan kang tao, wika ni JC. Itingnan ko kung ano ang magagawa namin, sagot ni Miguel. Ibinalik nito sa loob ng brown envelope ang mga dokumento. Huwag mong tingnan, Sergeant. Ipagawa mo sa mga tauhan mo. Kapag nagawa mo to, quits na tayo. Madiing wika ni JC. Pero sa isip niya, ay hindi niya basta-basta maibabalik pa ang dati nilang samahan. Tumayo na siya at nagpaala. Nagmamaneho na pabalik sa kanyang apartment si JC nang mamataan niya si Rigor na lula ng motorsiklo nito. Pasimple niya itong sinundan. Tumigil siya sa dikalayuan nang tumigil din ang motorsiklo ni Rigor sa gilid ng kalsada. Nagkunwari siyang may binubuting-ting sa side mirror ng kanyang motor.
Kinapa niya ang kanyang body camera kung nasa tamang pwesto at nakukuhanan ang kasalukuyang eksena. Pasimple siyang nag-obserba. Nakita niya na kumuha ng sigarilyo si Rigor sa hawak nitong pakete ng sigarilyo. Kinawayan nito ang isang nakatambay na lalaki at nakisindi ng sigarilyo. Ngunit, kumunot ang noo ni JC sa mga sumunod na eksena. May iniabot na parang pakete ng sigarilyo si Rigor sa lalaki at may ibinalik naman na ibang pakete ng sigarilyo ang lalaki kay Rigor. Pagkatapos ay humarurot na ang motorsiklo ni Rigor. Pinaandar na rin ni JC ang kanyang motor. Babalik siya kay Trisona para ibigay ang kopya ng eksenang nakuhanan ng kanyang body camera. Hindi nga nagkamali ng hinala si JC dahil makalipas ang isang linggo ay nahuli si Rigor ng mga tauhan ni Trisona sa aktong pagtutulak ng ilegal na droga. Nang malaman ito ni JC ay nakahinga siya ng maluwag. Sa pagkakakulong ni Rigor ay malaya na si Rochelle sa mapanakit nitong boyfriend. Muling pinlano ni JC na ihatid sundo si Rochelle, pero this time hindi na para gumanti sa dalaga. Nais niyang makilala pa ito ng lubos. "Hi, kumusta?" Pati ni JC sa dalaga. "Uy JC, ikaw pala. Mabuti naman. Ikaw?" Nagulat man ay ngumiti si Rochelle. "Okay naman, medyo naging busy lang nitong nakaraang araw," sagot ni JC sa dalaga. Pinagmasdan ni JC si Rochelle. Maaliwalas na ang mukha at wala na ang takot sa mga mata nito. "Pwede ba kitang imbitahin kumain sa labas?" tanong niya. Sandaling nag-isip si Rochelle at pagkatapos ay tumango. "Okay, pero huwag masyadong matagal ha," wika nito. "Sure, ihatid naman kita sa inyo," sagot ni JC. Natuwa siya sa pagpayag ng dalaga. Naintindihan niya kung bakit ayaw magtagal ng dalaga dahil sa ama nitong may sakit. Inalabas ni JC ang dala niyang extra helmet mula sa top box at ipinasuot kay Rochelle. Tinulungan niya itong maisaayos ang strap ng helmet. Napatitig si JC sa mga mapupungay na mata ni Rochelle. Noon lamang niya napagtuunan ng pansin kung gaano kaganda ang mga mata ng dalaga. Nakatitig din sa kanya si Rochelle. Ngumiti siya sa dalaga. Iyon na yata ang pinakamatamis na ngiti na nagawa niya sa buong buhay niya. Nagulat siya nang may bumusinang sasakyan. Nakaharang pala siya sa papalabas na sasakyan. Agad niyang pinasakay si Rochelle at pinatakbo na ang kanyang motorsiklo. Ramdam niya ang mga kamay ni Rochelle na nakakapit sa magkabila niyang balikat. Iba ang kanyang pakiramdam. Parang may kiliti ang mga dantay ng mga kamay ng dalaga. Wari bang mas ikatutuwa niya kung sa kanyang baywang hahawak ng mahigpit si Rochelle. Simula na kaya ito ng magandang relasyon ni na JC at Rochelle. Abangan sa susunod na kabanata. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Pa-like, share, and subscribe naman mga kaibigan. Salamat!